Good day, everyone. I'm Ms. May Judy-Ann Bautista, and today we will discuss the learning to be a student. So here we have here the be the best that you can be. So as a student, all you need to do is to do your best to achieve your dreams and goal in your life. And as a student or as a learner, we have different style. We have different techniques on how to learn something. Am I correct? So iba-iba tayo ng style, iba-iba tayo ng techniques para matuto sa isang bagay. Depende yan sa kakayanan mo kung paano or kung gaano kakadali matuto sa gantong paraan. And because of that, or one of the difference one of the differences of an individual is about the learning style and the techniques on how to learn something. So we have here the metacognition, which is about thinking about thinking. And thinking about thinking is about the awareness of our own thought and our own behavior. And we have the ability to think and regulate our own thoughts. Kaya dapat, we have to understand ourselves more than anyone. Ano, dapat kilala natin mas lalo ang ating mga sarili. Kasi kapag alam natin or kilala natin ang ating mga sarili, alam natin kung saan tayo malakas, kung saan tayo mahina, kung saang part tayo mas madaling matututo sa isang bagay. 'Di ba? We have different ways nga eh. Yung baka yung iba sa atin kapag nagre-review ng lesson, ang gusto niya tahimik yung lugar. Kaya yung iba 'di ba nagkukulong sa kanilang mga kwarto at saka doon magbabasa-basa or magre-review ng kanilang mga notes. Yung iba naman, habang nagre-review, habang nagbabasa-basa, ang gusto nila is nakikinig sa music. So by that, kitang-kita natin na we have different style, or every individual have their differences when it comes to their learning style or their techniques on how to learn something. Yung iba naman, kapag nasa school, kapag nagdi-discuss yung si teacher, ang gusto ng iba habang nagdi-discuss, nagsusulat na siya sa notes. O kaya naman yung iba, papakinggan muna yung explanation ni teacher, tsaka siya or bago siya mag-take ng notes sa kanyang notebook or sa kanyang sulating papel. So by that, kitang-kita pa rin natin na we have different learning style or techniques on how to learn something. Kaya hindi lang sa personality, hindi lang sa behavior, hindi lang sa beliefs and tradition nagkakaiba-iba ang isang individual. When it comes to learning style, meron ding pagkakaiba-iba ang isang individual. Okay? So here in metacognition, we have different or phases in metacognition. The planning, monitoring, and evaluation. So the first phase is the planning, or the first stage is the planning stage. So one example, or here in phases in metacognition, it can be modeled by the teacher or by the parents for their learner or for their students. So first stage is about the planning. One example na lang natin is si teacher. Kumbaga, kasi yun na yung nabanggit ni Ma'am kanina, ni Ma'am Bautista kanina, the teacher. One best example of phases in metacognition, or yung mga na-apply yung phases of the metacognition, is being a teacher. So first stage is about the planning, and when it comes to teacher, si teacher, lalong-lalo na kung yan ay high school teacher, elementary teacher, meron silang ginagawa na lesson plan. And habang sila ay gumagawa ng lesson plan, that is under the planning stage, wherein they plan kung ano yung mga pwedeng gawin inside the classroom, kung ano yung mga pwedeng mangyari inside the classroom, all the techniques, all the strategies for their students or for their learners para mas madaling matutunan yung topic na i-discuss nila. And then after the planning stage, after doing the lesson plan, we have here the monitoring stage. So when it comes to monitoring stage, that is inside the classroom na. So nagkakaroon na ng interaction si student and si teacher inside the classroom, wherein lahat ng plinan ni teacher during the planning stage, i-apply niya na yan during the monitoring stage. All the strategies, all the techniques, at the same time yung topics na i-discuss ni teacher, lahat yan ay ibabato niya na. Ilalabas or i-apply niya na yan during the monitoring stage. Kaya nga, kung kayo ay nag-o-observe, di ba meron mga pakulo si teacher
For example, role play. O kaya naman ay mga motivation games or whatsoever activities before the discussion of the topic. Bakit sa tingin nyo ginagawa ni teacher yon? Gusto lang ba niya na maging masaya ang inyong klase? No. One main reason is because to cut your attention at para makapag-focus ka doon sa topic na meron siya. Minsan kasi doon sa motivation na binibigay ni teacher o kaya role play, may kinalaman na yan doon sa topic na meron tayo. Diba? Doon mas naglalast yung information sa utak or sa mind ng isang estudyante. Kasi kapag walang mga pakulo, minsan nakakalimutan minsan ng isang estudyante, ng isang learner. Unlike na naging masaya sila, na-enjoy nila yung topic na, ay, nag-roleplay kami sa ganito, sa ganyan. Bakit kayo nag-roleplay? Kasi ganito yung aming topic . So see that, kung ano yung function ng mga activities or ng mga techniques na ina-apply ni teacher when it comes to the students. Mas naglalast yung information na nakukuha nila that time na nagdi-discuss or nag-discuss si teacher ng kanyang lesson. And then after that is we have here the evaluation stage na we have different instrument in evaluation. And one of that is about the quiz, o kaya naman assignment, recitation, activity, chapter test, summative test, and then so on and so forth. And bakit namin ginagawa yun? Gusto ba namin mahirapan kayo as a student or as a learner? No. Because that is an instrument of the teacher para malaman nila if talagang nakikinig ba yung student, if yung strategies or techniques na in-apply nila as a teacher na i-discuss yung topic nila is effective ba para sa mga learners. So one main reason is to know if the strategies and techniques na in-apply ni teacher is effective para sa kanyang learners or para sa mga estudyante. So this is these are the three phases of the metacognition: planning, monitoring, and then the evaluation. So before we end this video, I have here this last presentation and it talks about this line. Human brain is the greatest library. Why? Kasi lahat ng natututunan natin in our everyday life, lahat yan ay nai-imbak or napupunta or nai-imbak sa ating utak. Kaya naman, yung ating mga experience, yan yung pinakalibro na meron tayo in ourself. That's why the human brain is the greatest library in all aspects. So that is for all for today. Thank you and God bless. For more ICCT College's video updates, please subscribe and click the notification button.